Pilit kang tatanggalan ang hanap buhay, sabi nga nila. Magandang araw muli mga kaibigan. Welcome back sa ating YouTube channel. Kamusta po ang lahat ng ating mga mangingisda dyan, no? Sa Luzon, syempre sa Visayas at saka sa Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Again, welcome back dito po sa ating YouTube channel. Mga kaibigan, at ito naman ho, at ito po ay part 3 ng video ho natin yung araw ho na ito. And again, ay masyado pa rin malakas, no? Malakas pa rin ang ulan at patuloy pa rin naman ang pagbugso ng hangin. At kung mapapansin nyo po mga kaibigan, sa oras ho na ito, medyo malalaki ang alon, no? Kaya ito yung medyo challenge sa lahat ho ng ating mga mangingisda. Okay, so actually, dahil nga sa ngayon, ngayong araw ho na ito, nawalan ho kami ng ganyan, yung panghuhuli ho ng isda ho na yan. So, sabi ni Bro Jeff, nasa 40 pesos, isipin nyo po yun. So, napakarami nang nawala ho sa ngayon. So, ito yung ano, ito yung nakikita ko na medyo masakit sa ganito palang klase ng panghuhuli ng isda, no? Sapagkat nawawalan ho pala sila ng mga ganyan. Yung klase ho, yung panghuhuli ho na yan. Okay? So, alam nyo mga kaibigan, nakakalungkot na ito yung nakita kong problema ho dito, which is tayo ho ay bago ho tayo naging fishing vlog ay tinalakay o nagtalakay na ho tayo ng iba't ibang issue dito po sa bansa po natin. Okay, alam nyo mga kaibigan, nakakalungkot lang na may mga mangingisda na kung saan katulad nyan, pinuputol yung low bait at hindi ho dinudugtong. Alam nyo kasi, kapag naputol na ho yan or pinutol yung low bait na yan, eh hindi na ho makikita ng may-ari yan. Maaring lumubog na ho yan, no? Sapagkat naputol na, galing doon sa tanda na yon, yung lumilitaw na yan. So, yun yung masakit dito, no? Eh, sa mga mangingisda, actually, lahat tayo, pare-parehas tayo naghahanap buhay ng matino, ng maayos, no? Although hindi namin kayo makikita at hindi naman, hindi namin makikita, no? Kung sino yung pumuputol ho ng low bait ho na ito dahil medyo masakit mga kaibigan. Alam nyo ba na napakamahal ho ng bawat isa na yan? Tapos pag naputol, hindi na makikita. Pag pinutol, no? So, hindi tayo pwedeng magsabi kung sino ho yung pumutol sapagkat hindi naman ho natin nakita. Pero sana naman dahil masakit talaga masyado, no? Ganyan. Bilang sana isa sa mga magsasaka o mangingisda, sana nagiging concern din tayo sa ating mga kasamahan dito po sa larangan ng pangingisda. Diba? So ngayon mga kaibigan, medyo hindi masyadong marami ang huli ho namin. Ayan po. Shoutout na lang dyan sa nagputol ng low bait namin. Pagpalain kanawa. May mga tao talaga na hindi kayang mamuhay ng patas. I-like na lang po natin at i-share po natin. Yun, merong alimasag, malaki. Putol na naman. Grabe. Nandyan yan, nandyan lang yan. Ha? Putol na naman. Katunga, why not? Katunga, sini. Paano yan, di ba? Asa man yung isang ano? Why not? Katunga man. Grabe, no? Yay, grabe gali ini, grabe gali. May ganito palang eksena dito sa laot. Ay, grabe mga kaibigan. Baka ninakaw, Brad? Ay. Ha? So,
Hinotol. So, napakarami ho nang nawala ho sa ngayon. Napakasakit lang isipin talaga na may mga tao na pilit kang tatanggalan ang hanap buhay. Sabi nga nila. Sa ngayon, ito na. Napakarami ho nang nawala. Mga Brad, mga pira. 50? Ha? 70? Lahat? Ay. So mga kaibigan, nasa 70 piraso na daw ang nawala ho namin ngayong araw ho na ito. Grabe! Nasa 70 na ho ang nawawala. Nakakalungkot lang isipin talaga, sobra.